Matapos ang ilang linggo, kinumpirma ng Department of Health na talagang bumababa na nga ang bilang ng tinatamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Bukod kasi sa nakikitang pagbaba ng positivity rate sa kabila ng pagbabari ng testing output, may isa pang dahilan para masabing mas nababawasan na ang numero. What made us really parang confirm, no, and say that the cases are really going down, validated, because our admissions in our hospitals are also slowly going down. Although nakikita natin, meron pa rin pong mga ospital na mataas pa rin ang utilization, especially ICU, pero nakikita na ho natin yung unti-unting pagbaba ng mga admissions natin sa ospital. And that is a good thing for all of us. Noong September 24, nasa 77% ang ICU utilization rate ng bansa, habang nasa 70% naman ng mga ward bed ang okupado. Makaraan ng isang linggo, bumaba sa 73% ang ICU utilization rate at 64% naman ang okupadong ward beds. Ngayong araw, bahagya pa itong bumaba sa 72% para sa ICU utilization rate at 58% naman para sa ward beds. Sa kabila nito, nananatiling high risk ang Cordillera Administrative Region, Ilocos at Cagayan, habang ang Bicol, Zamboanga Peninsula at Mimaropa nagkakaroon ng mataas na bilang ng kaso. Sa probinsya ng Batanes, 3 na ang namamatay at higit 500 pa rin ang nananatiling may sakit. Una nang pinangangambahan ng probinsya na magkulang ang supply ng oxygen kung hindi mapuputol ang hawahan. Ang gagawin natin, we will be stockpiling oxygen supplies in Batanes so that we can avoid this kind of circumstances again in the future. Samantala, 6 na buwan mula ng unang mamahagi ng bakuna kontra COVID ang pamahalaan. Sinabi ng Food and Drug Administration na nananatiling mababa ang porsyento ng mga nagkakasakit, lalo na yung mga fully vaccinated o mahigit 2 linggo na mula ng matanggap ang ikalawang dose. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, may kabuuang bilang na 516 na breakthrough infections sa mga nakatanggap ng iba-ibang bakuna. 14 sa kanila ang namatay. Lahat sa mga namatay, senior citizen, maliban sa isa. Pero paliwanag ni Domingo, karamihan sa mga nakakaranas ng breakthrough infection ay mga mas bata. 90% na nagkaka-breakthrough ay yung mga bata, pero yung mga yan, gumagaling kasi sila, no? Lalo na vaccinated naman, tas mananakas sila. Walang namamatay dito sa 18 to 39 age group ng mga vaccinated. Paalala natin, no, important pa rin dito sa ating mga young people who are 18 to 39, you have to be very careful when you go out. You have to wear your mask, you have to maintain distancing, huwag pupunta sa crowded areas. Kasi kayo yung nagkakasakit at kayo yung nag-uuwi, no, sa bahay ng COVID-19. Dahil ito mga senior citizen, hindi naman sila nakakalabas ng bahay. Nakakawa yan doon sa mga bata na lumalabas. Inaprubahan naman ng IATF ang mga bagong protocol para sa close contacts ng probable, suspect at confirmed na may COVID. Ang mga fully vaccinated, 7 araw na lang sasailalim sa quarantine basta't manatiling asymptomatic sa kabuuan ng quarantine. Kung sakaling kailangan ng asymptomatic individual na magpa-swab test, kailangan matest na hindi mas maaga sa 5 araw pagkatapos ng ma-expose. Sa kabila nito, ang mga hindi bakunadong close contact, kailangan pa rin tapusin ang 14-day quarantine period. Rafael Bosano, ABS-CBN News.